Bakit naglabas ng baril ang amo ninyo? Tinakot nyo bang amo nyo? Hindi po talaga namin alam, sir. Gusto lang naman po namin, ikunin lang naman yung sahod na nararapat po sa amin. Sinabihan ako ni Claude, ma'am, magkubra kami ng 28,500. Usapan kasi natin, Sabado, deduct yung nasa advance. So 11 lang talaga yung kubra nila. Nagsigaw na yung lalaki sa taas. Baba! Baba! Hinto tayo sa trabaho! Baba! Pwede! Anong dahilan naglabas ka ng baril mo, Hil? Inaasa nila ng busis yung misis ko, sir. Sa loob ng aming bahay, sir. Kaya bilang dipinsa, sir. Kasi hindi ko kilala sila talaga, sir. Ilan bang lalaki na mga karpentero sa loob ng bahay mo? Ito sila, sir. Pang-walo ata yung babae, sir. Makakuyogin kami dalawa ni misis, sir. Kasi dalawa lang kami dito, sir. Trabahador, construction worker, nilabasan ng baril ng amo dahil kinukuha na yung sahod. Kaya buong story ho nito, abay maganda ho siguro. Panoorin. Nakatawag ng pansin sa hashtag ipabitag mo ang video na itinag ng mga netizen. Mula sa Butuan City ang nasabing video. Makikita ang pagtatalo ng mga trabahador at ng kanilang mga amo, ang mag-asawang Jill at Miriam Kalang. Kami pong walo ay mga skilled worker na taga Tubay, Agusan del Norte. Kami po ay hinire ni Mr. and Mrs. Gil Kalang na magtrabaho po sa kanilang bahay na mag-renovate. Pakyo mani ma'am, di mani inadlaw. Pakyo, ibong ang inyong oras, pilag na oras. Oh, pakyo ma'am na lang. Dele ma'am. Astris, kuman na. Sige, pakyo ma'am na ako. Sige, pakyo ma'am na ako. Ha? Pakyo ma'am na ako. Hiling lang ng mga trabahador makuha ang kanilang sahod. Pero nang dahil sa insidente, hindi na raw sila makabalik dahil sa takot. Natatakot po kami sa kaligtasan namin at sa aming mga pamilya. Sana po matulungan niyo po kami na malutas po ang aming problema. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyunan sa hashtag ipabitag mo. Claude, magandang tanghali. Magandang tanghali din po, sir. Sino itong nare-reklamo ninyo rito, Claude? Yung dalawa pong mag-asawa po, sir. Si Mrs. Marian Kalang at saka yung asawa niya po, si Hil Kalang, sir. Si Hil Kalang. Kayo ba'y may mga hawak na mga itak o gulok? Wala po, sir. Bakit wala naglabas po ng baril ang amo ninyo? Tinakot nyo bang amo nyo? Hindi po talaga namin alam, sir. Yung gusto lang naman po namin, ikunin lang naman yung sahod na nararapat po sa amin ng mga tao. Mm-hmm. Tapos bigla na lang po siya lumabas galit at may dala na pong baril. Mm-hmm. Yung bang ginawa ninyo, naniningil kayo o gusto niyo nang bayaran kayo sa serbisyo ninyo? Sahod po. Kasi sahod. Pakyawan po yun, sir. So, partial lang po, partial payment po sa pakyawan po namin, yung hinihingi po namin. Yung bang araw na yun, araw ng singilan para magsumingil, naningil? Opo, sir. Sabado po. Anong oras nung naningil kayo sa kanya at bakit naglabas siya ng baril? Naningil po ako, sir, after lunch po kasi baka po kasi mag-withdraw pa sila ng pera. Kaya after lunch po, sinabihan ko na po siya, sila na. Yun po yung amount na kukunin po namin para ma-ready po nila yung pera in case na wala po silang cash on hand. Magkano sinisingil niyo, Claude? 28,500 po, sir. Ito ba'y nakakontrata or usapan, verbal lang, na kung anong inyong tinatrabaho na yan sa buong linggo to? Verbal lang po, sir. Pero may mga chat po kami din po, sir. Alright. So itong 28,500 sa isang buong linggo to na trinabaho ninyo? Opo. Yan po sana yung kukunin namin sa isang linggo po. Magkano bang usapan niyo sa kontrata? Ako'y gusto ko lang maintindihan. 75,000 po. Ito ba'y unang paningil ninyo or pangalawa na o ano ba? Silbi, may cash advance din po kami nung Monday tapos nung Wednesday din po. Yung Monday, magkano na cash advance ninyo? 8,000 po. So pinahiram kayo ng 8,000. Nung Wednesday? 7,000 po. 7,000 plus 8,000 is 15,000. Pero itong Sabado ngayon, nag-a-advance na kayo ng parang naniningil ka ng 28,000. Opo, opo. Gaano katagal ninyo gagawin yung trabahong ito? Yung usapan po namin is dapat po matapos na po namin in 15 days. Pero ginagawan po namin ng paraan na di pa po dumating ng 15 days, tapos na po. Nung 1 week na po kami nagtatrabaho, eh, malapit na pong matapos. Kagaya po nung nasa picture po. Yan, yung dito na lang po sa part, sa kabilang part na lang po ang kulang po. Mabilis na lang po kasi yung yero na lang po ang ilalagay po.
Anong araw kayo nag-umpisa? October 3 po. October 3. So anong araw kayo nang naniningil ng 28 mil? October 8. So nung October 3, nakahiram kayo ng 8,000 pesos. Ano to? Parang material tsaka labor? Para po yan sa mga gamit po namin na gagamitin po, sir. Tapos yung fare po namin pabalik-balik kasi hindi po kami stay in eh. Ang singilan ba ninyo? Usapan ninyo every 2 days? Ang usapan po namin is Wednesday at Saturday po, kukuha po kami ng pera. Wednesday po, pangbigay sa mga tao. At saka Sabado po, pang sahod na. At saka in case po na may emergency, o kaya may kailangan kaming bilhin ng mga gamit para po mas mapadali po namin ang paggawa ng bahay nila. Okay. Ano ang nangyari? Ba't siya naglabas ng baril? Sinabihan niyo po kasi kami na pagkatapos po ng Sabado, hindi pa po daw muna kami babalik. Tatawagan lang po daw kami. Okay. Kaya di po pumayag yung mga kasama ko kasi wala po silang trabaho. Tapos malapit na din po matapos yung ginagawa po namin. Mga 3 to 5 days po matatapos na po namin. Ilan ba tao nagtatrabaho sa itong sa renovation na to? Ito po sila, mga skilled po sila lahat. Sa 75,000 pesos divide by 8, yun ang lalabas, 9,375 pesos ang bawat isa sa dalawang linggo. Magkano pa lang ang nabayad na may-ari sa inyo? Bali, 26 na po. Sa 26,000, itong nakuha nyo sa isang linggo? Opo. Alright. Dapat bago ka tumanggap ng trabaho, nakasulat sa kontrata. So, ang ginawa niya, kung ano yung natapos, yun ang babayaran ko. May karapatan ba siyang patigilin kayo? Oo, may karapatan siya kasi wala pa kayong ginugugol na serbisyo. So, pinatitigil niya kayo, huwag na kayong bumalik. So kayo naman, hindi kayo pumayag. Ito ba ang naging dahilan kung bakit naglabas siya ng baril? Hindi ko po talaga alam kung bakit siya naglabas. Kung hindi mo alam, tawagan na namin para malaman natin. Kasi kung hindi, maghahaka-haka tayo rito eh. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Si Hilka lang nandyan. Hello po. Sino po itong kausap, namin? Asawa niya. Mrs. Kalang, magandang hapon. Si Ben Tulfo, ma'am, sa Manila. Ah, okay po. Kami magtanong lang sa inyo kasi nagreklamo man itong mga trabahador ninyo diha sa bahay ninyo, ano, nagkontrata. Oo, okay, sige, kwento mo sa ako, sa akin, ano bang nangyari dito? Naghahanap po kasi ako ng skilled panday mason, carpenter mason. Okay. Nag-post ako sa FB. Okay. Tapos, sa daming nag-comment, sila ang nasagot ko. Okay. September 25, bumunta sila dito sa Butuan. Okay. Malayo sila from Tabadbaran City, Tubay. Okay. Pinakita ko sa nila yung bahay ko na nakira. Magkano ano nyo, Pacquiao? Sabi nila, 95,000, ma'am. Mm-hmm. Naku, ang mahal naman. Hindi po kaya. Pili 75. Sige, ma'am. Paano gagawin yung bayad? Sabi nila, same lang, ma'am, sa natural na Pacquiao. Wednesday at saka Saturday. Kinabukasan 8 o'clock, dumating sila, October 3 yan. Okay. Diretso yung babae, ma'am, kasi advance kami ng 8,000. Nasyak ako sa inyusapan, Wednesday at Saturday. Sabi ko, hindi pa nga kayo nakapagpukpok ng isang sako, kasi advance na ka dyan. Hindi, ma'am, kasi ma'am, may shopping kami dumating, may order kami, ganun, pag ganun ba? Mm-hmm. Nagbigay ako ng 8,000 to voucher. Okay. Okay na, trabaho. Akyat sila sa taas. So, umakyat din ako sa kabilang taas kasi niakit ako. Yung ginawa nila sa ano ko, sir, yung bubong. Pukpuk dito, pukpuk doon. So yung mga kururot, hindi ginamita ng electric grill para pang tanggal ng six screw. Uh-huh. So martilyo yung ginamit nila. Pukpuk dito, pukpuk. Para sira-sira lahat. Uy, hindi ganyan. Paano yung mga ganit namin sa baba? Portion for portion lang yung gusto ko. O hindi sila nakinig. Parang naano ako, parang may matay. Uh-huh. 3 o'clock. Umulan, bumungos ng ulan. Lahat ng appliances sa amin, takbuhan kami sa baba. Sila wala silang ginawa. Hindi na lang kayo tumulong. Sabi lang, ma'am, mapasma kami kasi galing sa init. So ako parang maiyak ako na yung mga binta ng mga anak ko, yung ukay-ukay na mga bags, dresses. Okay. Ngayon naka-munch lahat. Kasi wala na, hindi na isang ba? Kinabukasan, dumating din sila. Ganun ang oras nila, sir, 8 o'clock. Tapos kakain pa sila ng baon nila. Tapos anong oras sila umuwi? Alas 3 uuwi na. Huh? Parang
Alas 8, tapos uwi ng alas 3, tapos... Kasi sabi ko, ba't maaga ko yung umuwi? Nakapakyo ito, siya nung pakyo to, kasi bahala kami ang... Sa oras nila daw sila, yung may alam sa oras nila, no? Sino dong kinausap mo rito sa project na to? Yung spokesperson nila, sir, is si Claude. Hindi po yan totoo, alam mo yan, ma'am. Ako ang pinapa-change mo ng cheque. May record sa bangko kung anong oras ako pumunta doon. Nung oras na yon, yun yung time na sinabihan kita na ma'am, mamaya po ma'am, kung pwede po kaming kumuha ng ganitong halaga. Sandali, ano? Totoo, Claude, naningil ka na hindi pa nag-uumpisa ang trabaho, alas 8 pa lang ng umaga, pinaalaalahanan mo na siya, oh, ma'am, magka-cash advance na kami ngayong araw na to. Tama? Walang masama ron kung sinabi mo yon, advance, okay? Yun ba nangyari, Miriam, na hindi pa nagpupukpok? Yun bang gusto mong sabihin? Yes po, sir. Binigyan ko siya ng cheque na 8,000. Nagpunta siya ng bangko, 9 o'clock. Wala akong masamang makita roon. Pero, dahil pumayag si Mrs. Kalang, kahit napipilitan siya, nag-iwan niya ng masamang panlasa sa kanyang dila kasi... Eh, hindi pa nag-uumpisa, nag-cash advance ka na. Hindi niya sinasabi masama, hindi maganda ang dating sa kanya. Kliyente siya. Nagkakaliwanagan tayo? Opo. So, Miriam? Opo, sir. Ano ang dahilan kung bakit ayaw niya ng pagpapatuloy? Sila yung huminto. Sino may sabing hinto? Si Jonathan, nagsigaw-sigaw dito sa bahay kasi nung Wednesday, kumuha naman sila ng 7,000. Binigyan ko. Mm-hmm. Kasi Wednesday yun eh. Alam ko, si Ion. Wala silang nagawang trabaho. Hindi nga nakapaglagay ng isang color off kasi wala silang gamit. Friday, wala naman silang nagawang trabaho. Naku, ano ba to? 5 days na, walang trabaho. Narinig po si Jonathan, sabi niya, uwi na tayo. 1 o'clock. Di, nag-back-in ako. Anong uwi? Ma'am, wala kaming gamit sa ano ma'am, pang color off. Saan yung ano nyo, Barina? Ma'am, naiwan. Yung ano namin, gunting, makurol. Bukas na, ma'am. Umiyak na talaga ako, sir. Kinagabihan, sir. Kasi hindi kami nakatulog. Nakatutok lang kami sa bubong. So, ang ginawa ko, sir, kumuha ko ng ibang panda, yung spare sa kulurok. Mm-hmm. Para lang mabubungan kami. Iba ang naggumawa. Binayaran ko ng 4,000. Pagka Sabado sa morning, pagdating nila 8 o'clock, maya-maya, pumunta sa akin si Jonathan. Sabi niya, ma'am, pwede ako makakas advance, bili ako ng gunting, pang koloro. Talagang wala silang gamit. So binigyan ko ng 1,000. So umalis sila, bumili siya. Pagbalik niya, nataka ako, bakit walang naiwan kahit isang panday? Nag-text ako kay Claude, asan kayo? Ma'am, nag-snack muna kami ma'am kasi mainit. Yung sabi niya nag-snack sir, kasi nag-snack kami kasi ang init sir, tapos walang tubig. Kaya uhaw na ako kami tapos gutom. Nag-snack muna kami sa tindahan, tapos okay, bumalik kami kagad, sir. Yung trabaho namin, binilisan talaga namin para madali lang, para makuha na yung pakyo namin sa kanila. Tapos, yung sabi niya na nagsigaw-sigaw ako, yung sinabi ko sa mga kasamaan ko, nga babak na kayo kasi ang ibigay natin ni ma'am, 10,000 lang, hindi kakasya namin sa isang linggo. So, pinatigil mo mga kasamahan mo habang trabaho kasi hindi ka masaya dahil 10,000 lang binigay sa'yo? Hindi ko sila pinatigil, sir. Kasi o pinababa mo sila? O, pinababa ko. Ay, ba yung, okay. So, siyempre, pakinig ka, Jonathan. Pag pinababa mo to, pinatitigil mo sila. Kasi ang trabaho sa itas eh. Wala sa lupa, sa bubungan. Piloso po ka ata, Jonathan eh. Kailan mo pinababa ng bubong ang mga kasamahan mo? Yung Sabado. Nung Sabado. Sir, anong oras? Launa. Bakit nung alauna pinababa mo na ang trabaho naman ay tuloy-tuloy? Pinababa ko sila para malaman nila na 10,000 lang yung... So, sa mga katuwid, hindi sila pumayag, tumigil kayo? Oo, kasi... Sige na. Nung pinababa mo sila, dahil 10,000 lang, kinonsulta mo makasamahan mo, sabi ng makasamahan mo, ay hindi na kami aakyat. So, tumigil ka sa trabaho? Opo. Ganito yun, sir. Sige. Pag sabi niya, baba kayong lahat, baba. O, galit siya, sir. Ang usapan kasi natin, Sabado, didak yung cash advance. Kasi Friday night, sir, nag-gumawa na ako ng cash voucher, 26,000. Less yung 16. So, 11 lang talaga yung kubra nila. Sinabihan ako ni Claude, ma'am, magkubra kami ng 28,500. Nasyak ako. Sabi ko, oh, alam ko kasi 26 lang yung compute ko. Gawa na yung voucher kagabi pa. Mm-hmm. Ay, hindi, ma'am, hindi pwede deduct yung cash advance. Sabi ko, hindi pwede kasi usapan natin yung Sabado Wednesday. Sabi niya sa asawa niya, love, 10,000 lang daw ibigay sa atin. Nagsigaw na yung lalaki sa taas, baba.
hindi tayo sa trabaho, baba, hindi pwede. Yun na sir, nag-away kami sir, yung asawa ko nagtutulog kasi 1 o'clock. Lumabas siya sir, palang, siyempre high blood. Bit-bit niya yung 45 niya sir, sabi niya, anong gusto niyong mangyari? Bakit nagwawala kayo sa bahay? Eh, yung asawa ko nag-iisa. Di, sabi niya, ah, hindi, kuhan, yung kailangan kunin namin 28,500, kasi hindi ko maibigay. 10,000 lang yung maibigay ko kasi 16 na yung nakuha nila. So, umalis siya. Pagkita na sa yung pistola ng asawa ko, hindi naman nakagandaw naman yung sir eh. Hindi naman tinutok sa kanila. So, takbuhan na sila, sabi nila. Punta tayo sa pulis, punta sila ng pulis. Naiwan yung mga panday. So, tinawag ko yung kapatid niya, yung mas matanda sa kanya. Marlon, halika, kunin mo yung 10,000, i-receive mo. Para wala talaga akong utang, sir. Cleared yung whole week kahit bihado ako. So, kunin mo yung 10,000. Nagpirma si Marlon. Sabi pa nga ni Marlon, talaga itong asawa ni Jonathan, hindi namin alam na nag-cash-advan ng 8,000. Wala na tayong makubra nito kasi sila na lang nag-cash. Sabi ko, wala na akong problema dyan sa inyo na yan. Kunin mo yung 10,000, i-receive mo, bahala na kayo. So umalis sila, sir. Tag-file sila ng case ngayon, sir. Grave stress. Pwede ka ba makausap ng Mr. Mong si Hill? Good afternoon po, sir. Good afternoon, Hill. Hill, anong dahilan naglabas ka ng baril mo, Hill? Sir, dahil sa mga pangyayari, sir, dalawa lang kaming senior citizen ang natira dito sa bahay sa panahon na yun, sir. Tinaasa nila ng busis yung misis ko, sir. Sa loob ng aming bahay, sir. Kaya bilang depensa, sir, kasi hindi ko kilala sila talaga, sir. Hindi ko alam kung sino sila. Kaya yung sa akin, sir, naghanda ako, sir, whatever eventualities na mangyari, sir, ready kami dalawa ni misis. Mm-hmm. Kasi mataas na ang busis nila, sir. Ilan bang lalaki na mga karpentero sa loob ng bahay mo? Pito sila, sir, pito at pang-walo ata yung babae, sir. Mm-hmm. Yung ba ang dahilan kung bakit naglabas ka ng baril? Yes, sir. Hindi mo ba tinutok yung baril? No, sir. Wala, sir. Wala akong tinutok. May video sila, sir, sa akin, sir. Mm-hmm. Sila mismo, mayroon silang video na maipakita, sir. Kaya ka naglabas ng baril dahil senior citizen ka na? Ay, siyempre, sir. Hindi ko na kaya. Ilang taon ka na? 64. 64. Ang misis mo, ilang taon? 62, sir. 62. Mm-hmm. Mga senior citizen. Mm-hmm. Yes, sir. Okay. Ikaw ba'y dating sundalo? Matagal na yun, sir. Mga panahon pa ni Kopong-Kopong. Oo. Oh. Okay. Hill, mas maganda, narinig mo na ako'y magbabalanse. Yes, sir. Hindi maganda pag naglabas ka ng baril, maliban na lamang kung meron ng tangka sa buhay mo na parang may hawak ng kutsilyo. Kapag ang baril nilabas mo, ready ka nang itutok yan kasi meron ng clear and present danger, meron ng tangka sa buhay mo, may hostility na. Ang pagsisigaw-sigaw, maaari dahil senior citizen ka na, madali ka matakot, madali ka ma-high blood, tumatas ang dugo mo, parang bilang defensa, na dahil militar ka, siguro parang feeling mo, kaysa naman kuyugin kayo, naglabas ka ng baril. Yun ba? Totoo po yun, sir. Alright. Ang tutok mo sa baril, sa lupa lang. Gundown na po, sir. Hindi nakatigit yung kamay ko, sir. Alright. Malapit ba sila sa'yo? Malayo sila sa'yo? More or less 3 meters, sir. 3 meters. So malayo sila. Mm-hmm. Nairita ka kasi nagsisigaw-sigaw sila doon sa loob mismo ng pamamahay mo. Yes, sir. Yes, sir. Nababahala ka, parang pakiramdam mo, banta sa buhay mo, kasi baka magkainitan. Yun lang ang kinatakot ko, sir. Baka kuyugin kami dalawa ni Mrs. Sir, kasi dalawa lang kami dito, sir. Nadisgusto nga ako, sir, dahil doon sa mga ginagawa nila, sir, biglang tinigil yung trabaho, nakatiwang-wang yung bahay. Pag umuulan, nababasa kami, sir. Yun ang isa sa mga punto, sir, na parang biglang tumaas yung dugo ko, sir. O parang ito, nagkaroon kayo ng anxiety. Yes, sir. Parang naiipon na lahat, sir, yung mga hindi tama na mga ginagawa nila sa bahay namin, sir. Para Monday through Saturday, sir. Okay. Kayo ba'y nakakatulog na misis mo sa gabi? Na, ilang araw, sir. Hindi kami nakatulog hanggang ngayon, sir. Kasi pinapagawa ko na yung, sir, yung sagot ko sa kaso na pinahil nila sa akin, sir. Sila ba'y dumiretso sa barangay, dumiretso sa pulis? Sa pulis, kasi pumunta yung dalawang patrol yung nagpunta dito, sir, dahil yung mga istorya nila, sir, over-exaggerated yung istorya. Anong, nung dumating ang mga pulis dyan, Hill, anong ginawa ng mga pulis? Anong sinabi ng mga pulis? Ang kwala sa amin dito, sir, concern yung tungkol sa baril. Oh. Mayroon bang papilis yung baril mo, sabi ko. Kung meron, inilabas ko yung Xerox copy ng kwan ko, ILTAP, uh-huh, license, at saka permit to carry. Okay. O, binigay ko sa polis. O, umalis na sila. Okay. Ako pa rin magsasabi sa'yo, ingat lang ha, huwag masyadong high blood kasi kung minsan sa baril, baka magulat tayo, ha? Yes, sir. Alright, sige. Babalik ako rito kay Jonathan, narinig ko na. Jonathan, makinig ka. Sa susunod, mangunguntrata kayo, maging malinaw doon sa inyong ginagawa.
Kung gusto niyo maglinaw na usapan, nakasulat lahat ang inyong napag-usapan kasunduan. Kaya sa akin, sasabihan kita rito. May mali sa kabila yung lalaki paglabas ng baril. Ibang bagay yon sa kaso yon sa korte yon. Parehong may mali, pero mas malaking pagkakamali mo dahil ikaw ang nagwawala sa loob ng pamamahay. Pwede naman makausap ng maayos. Ikaw ngayon ang promotor na itigil ang trabaho. At pagkatapos nagsunuri yung makasamahan mo na naging mitya ng kaguluhan. Sa susunod kasi, lahat ng bagay sa mundong ito nakukuha sa magandang usapan. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ako sumigaw, sir. Ah. Hindi ako sumigaw. O sige, ganito na lang. Sige, sige. Tinutulungan kita. Bawal ang nagsisinungaling sa akin. Naintindihan mo ba ako? Opo. Huwag mong gagamitin ang programa ko pagkatapos pati ako, bibilugin mong ulo ko. Iinit ang ulo ko. Kung may pagkakamali ka, umamin ng pagkakamali para matuwid mo. Kasi kung hindi, uulitin mo to sa ibang mga amo mo. Naintindihan mo ba ako? Opo. Tinutulungan kita. Nakasampa ka ng kaso, grave threat. Okay, sige. Nasa hukuman na yan. Di ko lang gusto yung pamamaraan ng trabaho mo. Ayusin mo sa susunod, Jonathan, ha? Huwag ka na magdala ng mga girlfriend mo. Tsaka isang pakiusap ko sa iyo. Sa susunod mangungontrata kayo, mahinahon ang boses, Jonathan. Okay? Sa tono ng boses, sa lakas ng boses, sa sigawan na yan, nagkakaroon ng tensyon. Advice ko sa iyo yan. Alright? So ngayon, magpadala ka ng demand letter, singilin mo sila, para bayaran ka. Sa palagay mo kayo, magkano pang utang mo sa kanila, yung trinabaho nila, magkano? Sir, overdraft sila ng 3,000, sobra sa 5 days and a half. Mm-hmm. Yung 75,000 divided into 18 days, kaya 18 days yung sabi nila, yun, 26,000 a week. Sobra yun, sir. Kasi hindi natapos yung araw. 26,000 yung nakuha nila. Overdraft sila, sir. 3,000, sobra. Nakuha nila. Alright, ngayon. Narinig mo ba, Jonathan? Sobra pa yung nakuha ninyo. Wala namang masama kung nagka-cash advance. Kaya lang sa cash advance, binabawas doon sa pagdating ng swelduhan. Pero hindi ka pwedeng maningil na hindi po patapos ang trabaho. Ngayon lang ako nakakita, sinisingil mo buong 75,000 na wala kang tinapos. Ang ngayon nila, sir, 3 days na lang matapos. 3 days matapos, guba ang balay. 3 days at ayat maguba, full guba ang balay. So 3 days na matatapos, 3 days halos sira yung bahay. Oo. Okay, karapatan mo na kung nakikita mo na ganyan ang ginagawa, hindi na kita pipilitin, hindi lang kayo nagkasundo, sana mang kadahilanan, sana mag-ayos kayo sa barangay, ha? Yes po, sir. Maraming salamat sa inyo at ganun din kay Jonathan. Ito po ang problemang masalimuot, mahaba po. Ito po ay nakatulong kamit nagbigay linaw, pero kayo po ang panalo dahil nakikita nyo at natututo kayo sa mga problemang napapanood ninyo sa nag-iisang pambansang sumbungan. #ipabitag mo.